Magandang buhay mga kapatid, welcome back po sa ating channel. Update lang po natin yung ating pipino. Tapos ito naman yung ating pak choy pechay, yung green ng stem. Ito na siya, green ng stem. Diba yung native na pechay is white yung stem, siya green. Ayan o. Nabunuhan natin kahapon, buti naman umulan kanina, kagabi pala. Ayan o, last pa yung agos ng tubig. Tapos ito naman yung mustasa. Tapos ito yung native na petcha yan. Native na petcha yan. Konti lang yung tumubo. Okay lang. Magkakasing edad po sila. Mga 15 days. Ayan ang tsura niya sa loob ng 15 days. Ito naman ang ating pipino. Ayan. Hindi ko na na-videoan kahapon. Pero kahapon, nag-pruning na tayo. Ito. May bunga na maliliit to sa loob ng 4 weeks. Ito siya. Oh, kapatid. Ayan. Hindi niya ma-focus, no? Apat na linggo. Sa loob ng 4 weeks. Nag-trim na tayo kahapon. Pruning. Ito, meron na siyang bunga po. Ayan. Testing lang namin kung lalaki ito. Nag-pruning po tayo. Nagbilang tayo mula rito. Sa unang dahon niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yan. Hanggang dito sa pitong nodes niya, dyan ang pruning natin. Dyan ang huling putol, pang pito po. Then sa pang walo na stem, dyan na po tayo magpapabunga pataas. Yan, ganoon po siya. Mula pang walong nodes o stem, doon na po mag-start ng pabunga natin. Sinubukan lang po namin ito sa pang-apat. Try lang namin kung ano mangyayari. Then, meron din po kaming pruning na hanggang sa apat lang. Meron naman akong pruning na sa limang stem, tapos sa anim. Pero lahat ito, karamihan sa lahat, sa pang-walong stem talaga ako magpapabunga. Kaya ang pruning ko sa pang-pitong nodes lang, doon lang yung putol ko. Then sa 8, hindi na ako magpuputol hanggang pataas, hanggang dulo niya. Sana po hindi kayo nahihilo doon. Nasundan niyo po sana. Ito na yung mga pinagputulan kahapon. No? Hindi ko lang na-videohan. Kasi ako na nag-pruning mismo para dire-diretso yung trabaho. Ito na po siya. Sa pang 4th week, ito yung itsurahan niya po. May mga bulaklak na. Tapos yan, may bunga. May bunga na po. Maliliit pa nga lang yung bunga. Subukan lang namin yung iba. Napalusutin.
titingnan lang po namin yung kaibahan. Ano? Ito. Mukhang naglaro ang aso rito. Nasira yung ating plastic mulch. Yan pong itsuraan ng napruno. Para magtuloy-tuloy na po. Abonuan na rin po yan natin kahapon. Lagi po natin tatandaan ano, sa pipino po. Ang pagputol po natin ng sanga ay hanggang sa 7 nodes po, no? Mula doon sa pinaka umpisang dahon niya. Doon po tayo magbibilang. Taposin lang natin yung hindi natapos kahapon. Ito po. Diba? Kung ito po yung unang dahon, dito po tayo magbibilang ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doon. Itong 7, yan. 7 na yan. Ito yung huling tangkay niya. Pang pitong tangkay, yan na po yung, dyan na po yung huling putol natin. Then dito sa susunod na tangkay, dito na po tayo magpapabunga. Ayan. Ito po. Tapos susunod, puro pabunga na po lahat yan. Hanggang sa taas, kung hanggang saan yung bunga niya. Ayan. Para pare-parehas po ang laki. Yun po ang sabi ng mga ibang technician pagdating sa pipino farming. Marami-rami itong puputulan ko, mga kapatid, kaya ipopost ko muna saglit. Paalam.